Si Maggie De La Riva ay isang kilalang artista ng ABS-CBN nang siya ay kinidnap, ginisa at tinor ng isang grupo ng mga kalalakihan sa Swanky Hotel sa Pasay City noong 1967. Sabi niya sa akin, how does it feel like you're responsible for the death of four men? I'm not responsible for the death of four men. I said they did it to themselves. Sabi ko, they had the power of choice. They chose to be evil. Si Maria Magdalena Torrente De La Riva ay ipinanganak noong ika-3 ng Setyembre taong 1942. Ang kanyang ina ay isang Spanish mestiza na si Pilar Torrente at ang ama naman niya ay German-Swiss na si Juan De La Riva. Kaya naman, kinaiinggitan at hinahangaan ang magandang mukha nito. Si Maggie ay nagtapos ng elementarya at high school noong taong 1958 sa Miriam College na noon ay kilala bilang Merinol College. Nagtapos naman siya ng secretarial course sa St. Teresa College noong taong 1960. Taong 1963, nakasama si Maggie sa top 5 finalists sa beauty pageant na Miss Caltex of 1963 at nang kaparehong taon din iyon ay nirepresenta niya ang Filipino gowns para sa isang Fashion Guild of the Philippines mula sa designer na Midis Gowns. Siya ay sumikat hindi lamang sa pagiging beauty queen, kundi dahil na rin sa naging sikat siyang artista noong dekada 70 at gumanap siya sa halos 40 pelikula. Taong 1963 rin, nang una siyang lumabas kasama si Joseph Estrada sa pelikulang May Pamagat na Standby, kung saan dito ay nagsimula siyang sumikat at nagumpisang makilala ng taong bayan. Bago pa man siya maging artista, isa na siyang mahusay na balerina at siya ang itinuturing na breadwinner ng kanilang pamilya mula noong mawala ang kanyang ama noong taong 1964. Ang paglabas niya kasama si Estrada ay nagbigay sa kanya ng break sa industriya kung saan maliban sa pag-arte at pagsayaw ay magaling din itong umawit at madalas na maging guest o bisita sa malalaking mga nightclub noon sa Maynila. Ukod pa rito, nagkaroon din siya ng sariling TV show na May Pamagat na Maggie sa Channel 3 at naging guest artist sa tanghalan sa Derry Gold at Tindahan Sanayon sa Channel 11. Taong 1967, bumida siya sa pelikulang May Pamagat na Ang Langit Ay Para Sa Lahat, kung saan ang pagganap niya rito ang itinuturing niyang pinakamagaling at pinakamahusay niyang obra. Naging maganda ang takbo ng kanyang karera at nakatulong siya ng labis sa kanyang pamilya. Ngunit sa bukod sa magagandang nangyari sa buhay niya, ay mas higit na umingay pa ang pangalan niya. Hindi dahil sa husay na taglay niya, ngunit ito ay dahil sa malagim niyang sinapit sa kamay ng 4 na maimpluwensyang lalaki noong 1967. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Sino-sino ang 4 na lalaking naging dahilan ng kanyang bangungot? Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ika-26 ng Hunyo taong 1967, bandang 4:30 ng madaling araw, pauwi na si Maggie galing sa ABS-CBN studio habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan. Doon ay kasama niya ang kanyang katiwala na si Helen Calderon na nakaupo sa unahan. Pauwi na sila sa bahay nila sa 12th Street, New Manila sa Quezon City. Nang malapit na siya sa destinasyon, ay may isang sasakyan na Pontiac ang humaging sa kanila at muntik na silang mabangga. Ngunit dahil agad niyang natapakan ang brake kaya nakaiwas siya sa aksidente. Nang mga sandaling iyon ay nasa tapat na siya ng gate ng kanyang bahay. Ngunit tila umano nananadya ang driver ng isang sasakyan at unti-unti sila nitong binangga sa 2nd pagkakataon. Kaya naman nainis si Maggie at sinigawan
ang nasabing driver. Matapos iyon ay bumaba ang driver na si Boy Pineda at agad na lumapit sa kanya dahilan upang magpanik si Maggie. Kaya agad niyang diniinan ang busina ng kanyang sasakyan. Hindi naman nagpatinag ang lalaki at sa halip ay nilapitan pa siya nito at marahas na binuksan ang pintuan ng sasakyan ni Maggie. Hinawakan nito ang babae sa braso ng mahigpit dahilan upang magsisigaw si Maggie. Dahil sa lakas ng puwersa ni Boy Pineda, nagawa nitong ilabas sa sasakyan ang nagwawalang si Maggie. Agad ding lumabas ang katulong ni Maggie at hinihila ang babae palayo kay Pineda. Nang malapit na sa sasakyan ni Pineda, ay tatlong kalalakihan ang bumaba roon at tumulong kay Pineda upang isakay si Maggie. Ayon kay Maggie, pinasakay siya sa loob ng kotse at pinaupo sa pagitan ni Jaime Jose at Edgardo Aquino. Samantala, si Basilio Pineda Jr. naman ay bumalik sa driver seat upang patakbuhin ang sasakyan. Nagmakaawa si Maggie na pakawalan siya, ngunit ngisi lamang ang naging tugon ng mga kalalakihan. At ayon pa kay Maggie, tinakot siya ng mga lalaki na sasabuyan ng asido ang kanyang mukha kung hindi ito mananahimik. Ang kamay naman ng mga kalalakihan ay naging abala sa katawan ni Maggie. Ilang beses siyang nagmakaawa, ngunit hindi siya pinansin ng apat, kaya naman nagdasal siya na naging dahilan naman upang magali ang mga lalaki. Ilang sandali pa ay dinala si Maggie sa Pasay City sa isang motel na tinatawag na Swanky Hotel. Piniringan siya ni Jaime Jose pagpasok sa motel na sinasabing pag-aari ni Pineda. At dinala siya ni Rogelio sa kwarto at doon ay pinasayaw habang pinapanood ng mga kalalakihan. Wala namang nagawa si Maggie kung hindi sumunod sa mga utos at tinanggalan na rin siya ng saplot ng mga lalaki. Sinasabing si Jose ang unang gumalaw kay Maggie at sinundan ito ni Aquino, Pineda at Canal. Matapos ang kahalayan ay binihisan nila si Maggie at sinakay sa isang sasakyan upang ihatid sa tinutuluyan nito. Nababahala naman si Maggie sa loob ng sasakyan at ayon sa driver ng taxi ay palagi lumilingon si Maggie at nagtatanong kung may sasakyan bang nakasunod sa kanila. Matapos makarecover si Maggie, siya at ang kanyang pamilya ay naghain ng kasong paggalaw sa Quezon City Court of First Instance at nag-abot naman ng serbisyo si Estanislao Fernandez. Unang naaresto si Jaime Jose habang ang iba naman ay nagtungo sa Batangas at doon ay gumamit ng ibang pangalan. Nagtungo sila sa isang rest house at doon ay naaresto sina Pineda at Canal. Si Aquino naman ay nakatakas ngunit matapos ang ilang araw na pagtatago ay sumuko rin ito sa asawa ni Batangas Governor. Ika-11 ng Hulyo taong 1967 nagsimula ang trial. Ika-2 naman ng Oktubre, lumabas na guilty ang mga sospek sa pwersahang pagkuha kay Maggie at panggagalaw sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code ng bansa at sila ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika at may 10,000 pisong penalty. Ika-28 ng Disyembre taong 1970, namatay si Rogelio Canal dahil sa drug overdose. Ika-17 naman ng Mayo taong 1972, isinasagawa ang eksekusyon sa tatlong sospek sa ilalim ng direktang utos ni Presidente Ferdinand Marcos. At ang pagkuha sa buhay ng tatlong sospek ay ibinroadcast din sa National Radio. Si Jaime Jose ang naunang pumasok sa death chamber at ito ay sinundan ni Basilio Pineda at Edgardo Aquino. Sa naging kwento ni Maggie, nakita natin ang madilim niyang istorya. Ngunit sa dilim din na iyon ay nasaksihan natin kung gaano siya katapang na nagsumbong sa kabila ng banta ng mga sospek sa buhay niya. Dahil dito, napagtanto ko na hindi dapat palampasin ang paglapastangan ng mga sospek sa kanilang biktima. Ang ganitong klase ng kaso ay dapat nabigyang pansin dahil malaki ang epekto nito. Kaya naman, may bantaman ay dapat maging matapang ang biktima dahil nakataya rito ang kanyang pagkatao. Nalaman din natin sa kasong ito na talaga namang nakamit niya ang hustisya sa pagkakasala nga sa mga salarin sa silya elektrika. So ngayon, lamunahan.